Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, June 23, 2023. Nabuo na nga po yung ating low pressure area dito sa eastern section ng ating Mindanao. At ito nga po ay nakapaloob nga po ito sa ating ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na patuloy nga po na nakakapekto sa parte ng Mindanao at hanggang sa may parte ng Visayas. Ayon po sa ating European Center ng ating Advanced Weather Forecast, yung ating low pressure area sa ngayon, medyo mababa pa naman po yung tsansa na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Posible nga po as low pressure area ha, ito po ay dadaan dito sa may eastern section ng Northern Luzon. Ayon po yan sa latest update ng ating European Center, kaya asahan po natin na hahatakin po nito yung habagat na magdadala nga po ng matitinding pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Dito nga po sa ating satellite image, mapapansin natin na may mga malalakas na pag-ulan posibleng maranasan sa may nabunturan, Malaybalay, at asahan natin yung makulimlim na kaulapan sa may parte ng Pagadian, Dipolog, Zamboanga, Ipil, Coronadal, Butuan, and Surigao. Asahan din natin yung ating localized thunderstorm, lalo nga po pagdating ng hapon. Sa may Visayas naman, makulimlim po ang kaulapan pero maalinsangan at mainit pa rin po ang ating lagay ng panahon. Pero asahan natin, mamayang gabi, meron tayong mga posibleng pag-ulan na aasahan. Sa may Palawan naman po, meron din po tayong mga pag-ulan, lalo na po sa may Taytay, Rojas, Puerto Princesa, Palawan. Meron po tayo dyan mga pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Sa may Bicol region naman po, at sa may parte ng Mindoro provinces, makulimlim na kaulapan nga po at malinsangang panahon ang ating nararanasan. Sa may Metro Manila naman po, asahan natin yung localized thunderstorm. Posible po tayong makaranas na naman ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan na posibleng magdulot po yan ha, ng pagbaha sa mga mababang lugar sa Metro Manila. Dito naman po sa may Luzon at Northern Luzon hanggang sa extreme Northern Luzon, magiging maganda po ang lagay ng panahon. Asahan din po natin may mga kulimlim na pagkulimlim ng kaulapan tayong maasahan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Bukas nga po by June 24, asahan nga po natin na bahagya na nga po angat yung ating low pressure area. Pagdating naman po ng June 25, asahan po natin na unti-unti na itong hahatakin yung ating habagat, magdudulot nga po yan ng pag-ulan sa ating bansa. Pagdating naman po ng June 26, patuloy nga po na hahatakin ng ating habagat, itong ng low pressure area yung habagat na magdudulot nga po ng mga pag-ulan sa ating bansa. Pagdating po ng June 27, yung low pressure area nga po ay nasa eastern section na po yan ng Central Luzon at magdadala pa rin po yan ng pag-ulan dahil naman po yan sa ating habagat. Pagdating po ng June 28, yung pinakasentro ng ating low pressure area ay nasa eastern section na nga po yan dito sa may parte ng Isabela. At posible nga pong tatawid dyan ha, dito sa may parte ng eastern section ng Northern Luzon. Pagdating nga po ng June 29, mas malalakas na pag-ulan po ang posible po nating maranasan. Sa ngayon nga po, medyo mababa pa yung kanyang posibilidad na maging bagyo, pero inuulit po natin ha, na kada minuto po ay nagbabago po ang ating klima at posible nga po magbago ang ating advanced weather forecast. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin itong magiging senaryo ng ating low pressure area na makakaapekto ngayon sa ating bansa at magdudulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.